You know, welcome back guys. Kali may online po nagbabalik. Kumusta po ang ating pangongoleksyon? Ayan, at kung bago ka lang sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang bell para updated ka. Okay, dating gawin ang unang coin natin ipakikita kay Billiarina AJB 5 piso. Tingnan natin. At siya nga pala, salamat ha, doon sa mga nag-share at sa mga mag-share pa lang. Ang iyong 2018 frosted coin po ito. Yan, kitang-kita naman po sa kanyang appearance, 5 piso new generation coin. Tingnan nyo mabuti guys. No, kung hindi pa kayo familiar sa mga frosted coin NGC, ay meron po yan. Especially merong record sa year 2018. At meron ding mga lumabas na 2019 and 2018 na ang pros ay sa reverse. At meron na rin sa aking pagkakaalam yung obverse lang ang pros at yung reverse naman ang hindi. Ayan, tignan nyo yung kanyang coin, ano, frosted yung reverse. So pareho, obverse and reverse frosted coin. At meron na po itong record sa Lumista. Ayan, at hindi naman ganoon kahirap eh. Kung tayo ay gustong magkaroon nito, mag-effort lang tayo ng konti at tayo po ay makakakuha niyan. Sumunod kay Leo Sumingit. Ayan, pros po ito boss. Ayan, sabi niya pros po ito boss. About sa mga pros, anong gear ba ito? Kaya yung reverse niya parang pros, ano? Parang pros. Pero kung titignan niyo naman 1997. Hindi po ito pros, Leo. Ito po ay slightly grease error coin, no? Struck true grease error coin yan. Ayan, hindi po siya pros, ha? Error coin siya. Pero okay po yan. Pwede nating idagdag sa ating mga koleksyon. Sumunod kay Adi Durilag. Ano kaya ang tawag dito sa parang pros? Ang kinang, mga common piso po ito, pero duda ako sa pagkakinang niya dahil sa mga race. Yung sinasabi niyang race, yung kinang nga, no? Ito yung guys, yung mga sinasabi natin, yung tinatawag natin mga mint luster coin. Ayan, na mapagkakamalan mo ng ang mga frosted coin year 2012, no? Kasi yung the way ang bariyang ito, kung mag-send siya, no? May race na umiikot paikot doon sa surface, ay para nga siyang frost. So mapagkakamalan mo ng ang frosted, pero ang tawag po dito ay mga mint luster coin. Ayan. So, ito pong mga mint luster coin, marami po tayong makukuha niyan. Maganda kasi ang kondisyon ng barya ay halos mint luster coin po siya. Ayan, so kung titignan nyo, di ba? Ayan. So, maganda rin i-collect to. Meron na rin po tayo mga hawak yan. Sumunod naman kay Carlo Yamo. Sabi niya, pa-content po, thank you. At ano error po to? At kung magkano, thank you. Kung error nga ba? At magkano ang value? Tingnan nyo po yung mga highlighted, siya may mga arrow. Sa tingin ko po ay napaka-common lang yan. Yung parang mga doubling na yan, o mga mechanical doubling, at napakababa ng level ng pagka-doubling ng kanyang error. So kasi dapat po eh, yung talaga makikita mo na yung buo nga paikot sa ulo o dito sa side ay dapat nagkakaroon po yan ng parang linya, no? Kung makikita mo nga na nagdodoble, yung po ang mechanical doubling na masasabi nating magkakaroon po ng value. Pero pag ganito ay napaka-common lamang po ng kanyang error. At kung value, halos siguro kung may magkaka-interest sa 20 pesos, mga ganun lamang po ang magiging palitan nito. Kung halimbawa, apo, gusto kong kunin itong error coins mo, ganun lamang ang magiging palit niyan. No, kasi hindi naman po major error at marami po tayong makikita. Yan, ayan. Next kay Norway Bilan. Sir, error coin po ba ito? Thanks. Tignan po natin. Norway, no? Bilan kong error coin ang iyong 5 piso. Year 2002. Ayan. So, struck true grease error din ito. At marami na tayong naipakita nito. Napapansin ko lang na struck true grease error ay marami pala, no? Marami pala dito sa atin, dito sa Pilipinas, na lumabas ng mga gantong error. Depende na lamang sa level ng kanyang pagka grease error. Yung iba kasi dyan, halos di mo na maaninag yung portrait, eh, no? Para na siyang yung iba nga, may nakita tayo parang nilamukos na papel, kusot-kusot, no?
mga grease error po yun. Pag ganito, okay pa rin naman ito. Kahit pa paano, meron na itong value, itong grease error mo. Kaya lang, hindi nga din ganun kataas natin ito maipagbibili. Pwede nga itabi lang muna natin para sa sarili nating koleksyon. Jason Castro na isang basketballista, no? Ayan. So, pakikilatis naman po kung human error itong coin. Ito na yung ating main event. Ayan. Napakagandang coin. Nung una ko nakita ito, talaga namang masasabi ko na legit. Guys, ano? Ito yung kanyang reverse, no? Nagkaroon po siya ng parang mga multiple striking. Kaya nagaganto. At hindi na rin siya halos bilog. Na-deform na yung kanyang pagkabilog niya. Parang naging oblong na. Diba? Hindi mo na makilala . Pero makikita mo naman na Philippine piso kasi may central, no? May Republic, Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa bandang baba, may year. At ito yung kanyang reverse. Na talaga namang masasabi nating multiple striking error kasi tingnan nyo guys, no, diba? Paano nangyari yan? Ito, yan. Nagkaroon siya ng isang image dyan, nakaharap. Nagkaharap sila ni Jose Rizal, naging dalawa ang ulo. Parang si Emilio Aguinaldo. Paano napunta yan dyan, ano? Tapos yung year, ayan, nagdoble siya. Diba? Yung ganyan kasi mga error, kung di ako nagkakamali, ang tawag dyan ay mga multiple striking, parang nagdoble-doble yung mga portrait, yung mga numbers, yung mga letters. Ibang-iba naman ito sa tinatawag na double die error, no? Ayan. Napakagandang concept ito, guys. At akong pag-uusapan ng value, abay, may value yan. Lalong-lalo na ako maipagbibili sa mga collector sa ibang bansa. Libo ang pinag-uusapan dito, guys. Yung mga ganyang klaseng error coins, no? Kahit hindi na ganun kaganda yan, maganda pa rin makakuha ng ganyang mga multiple striking error sapagkat ito po ay bibihira. Bibihira po itong nangyayari sa mga barya. Alright guys, bago tayo magtapos, huwag po ninyong kalilimutang magkomento. Siyempre, i-like ang video at pakishare na rin guys kung meron kayong extra time. Pakishare lang ano, para dumami tayo mga coin collectors. Napakaganda kasing libangan nito. Ayan, at dun sa mga meron, pakishare lang din sakali may online Facebook page. Hanggang sa susunod po, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para updated ka. Guys, maraming salamat po. God bless you all.